Magandang araw po sa lahat ng manonood ngayon ng video na to. My name is Mike and ituturo ko po sa inyo yung step-by-step process ng pagpapa-import ng products from China to the Philippines. No? So marami sa atin nagtatanong kung paano ba yung step-by-step, mahirap ba to, komplikado ba yung kailangan gawin, marami bang requirements para makapagpa-import. Sa video na to, iisa-isahin po natin step-by-step mula sa pag-download ng Alibaba, pagkausap ng supplier sa Alibaba, pag-negotiate, pagbayad ng item hanggang sa makarating yung items nyo dito sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yan sa video na to. Alright? So, wag na natin patagalin pa. Papakita ko na sa inyo. So, record kami ng video. Tapos sa video na makikita nyo, i-explain ko isa-isa kung ano na yung nangyayari, para masundan ninyo at pwede nyo rin gawin at para masimulan nyo na rin yung mga pagpapa-import na gagawin ninyo. Okay? So, dito sa screen, ito yung Alibaba website, alibaba.com. So, kung kayo ay merong laptop or browser, pwede nyo po itong i-type, alibaba.com. Kung kayo naman ay gagamit na isang cellphone, download nyo lang sa iOS or Android, yung Google Play, Alibaba app. So, libre lang po yan. Okay? So, ngayon, dito makikita nyo sa screen, meron tayong search bar. No? So, dito itatype nyo yung item na gusto ninyong ipa-import. So, in this case, ang ipapa-import po natin ay silicone shoe cover. No? So, bagay na bagay sa tag-ulan sa panahon ngayon, kaya ito yung naisip natin na ipa-import sa araw na to. Okay? So, pag kinlik nyo na yung search, lalabas naman yung mga supplier na nagbebenta nito, no? Sa bandang kaliwa, meron tayong filter dyan. Pwede nyong ilagay kung ilang minimum order yung gusto ninyo. Pag nilagay ko, iniisip kasi natin, baka may MOQ, minimum order quantity, baka maramihan kasi sa Alibaba ko order. May mga supplier po sa Alibaba na pumapayag kahit konti lang yung quantity na ipapa-import natin. So in this case, ang ilalagay lang po natin dito, 2 pieces, no? So imagine niyo, pag kinlik niyo yung 2 pieces, lalabas na lahat ng mga suppliers na pumapayag na minimal lang yung quantity na orderin natin, no? Kasi ito para sa mga nagte-test buy o para sa mga taong hindi pa naman malaki yung kapital na pwede nilang ilabas na pera, 'di ba, sa pagpapa-import. So bagay na bagay talaga ito. Napakaganda nitong filter na to para makita nyo agad kung sino yung mga supplier na pwede nyo makausap. Tapos pag meron na kayong supplier na nakita, click nyo lang yan. Tapos makikita nyo dito sa bandang kanan, contact supplier. So pag kinlik nyo yan, ready na kayong makipag-chat. No? Yung pag-chat dito, para lang kayo nakikipag-usap sa messenger. Diba? Parang normal chat lang siya. So dito magtatanong tayo, can I order 5 pieces. So 5 pieces yung una nating quantity na ipapadala, no? Kasi test buy lang, tingnan din natin kung maganda ba yung quality ng material, 'di ba? Okay ba, magde-deliver ba talaga sila? So i-test muna natin 'yan, no? Sa e-commerce, test small muna, no? Start small, 'di ba, para hindi tayo mabigla, 'di ba? So eto, sabi nung supplier, ayan, sumagot na agad siya, oh. Itong time na to, guys, tingnan nyo, July 11. Okay, para sa nakakakita, tingnan nyo yung time date is July 11, 3 p.m. na to. Okay? So, ang tanong dito, sabi niya, hello, medium size, unit price is 1.0. So, ano yung 1.0? So, ikaw naman ngayon, i-confirm mo yan kay supplier. 1 USD, US dollars ba to? Or RMB or China currency, 'di ba? I-confirm mo. So sabi dito ni supplier ni Emmy, yes per pair. So $1, so parang 56 pesos kada isang pares ng silicone cover. Okay? So sabihin mo na dito, I have a shipping facilitator or shipping agent, no? So yung shipping agent natin dito, syempre walang iba kundi si StratQuad. So ang gawin mo ngayon, papakita natin sa inyo ngayon kung paano mag-register sa website ni StratQuad, 'di ba? Yung pagre-register sa website ni StratQuad, pwede niyo siyang gawin bago pa kayo maghanap ng item or habang naghahanap kayo, 'di ba? Pwede namang pagsabayin 'yan. So, madaling-madali lang mag-sign up sa website ni StratQuad. Bakit ba natin kailangan 'yan? Okay? Kailangan natin mag-register sa website ni StratQuad para makakuha tayo ng STRA code or unique code.
or shipping shipping code. Yun yung pinakakailangan natin, no? So kailangan natin mag-register kay StratQuad, no? Libre naman 'yan. Wala naman pong bayad mag-register sa website ni StratQuad. Again, para saan ito? Para ito sa STRA code, shipping code na pwede niyong makuha or shipping marks, 'di ba? Na kailangan niyong ilagay sa package ninyo. Okay? So, very basic information lang ang kailangan, like first name, middle name, last name, yung company name, okay lang yan. Kahit pangalan nyo lang yung ilagay nyo, o kaya shop name nyo sa Lazada or Shopee, doesn't matter. So, basta malagyan nyo lang siya ng kahit na ano. Kung wala kayong gustong ilagay, NA lang. Basta makumpleto nyo lang yung mga field na sasagutan. Okay? So, ilalagay, meron ding address, kailangan nyo rin lagyan yung address nyan. Again, may building name dyan. Kung wala namang building name, ang ilagay nyo lang NA. Kailangan lang kumpleto yung field, no, na masagutan natin lahat. So, para mag-proceed yung registration natin sa website. So, kailangan ilagay natin lahat. Okay? So, province, city, kung saan man yan. Tapos, pag okay naman na, i-click nyo lang yung sign up. Okay? Bago nyo pala i-click yung sign up, kailangan nyo mag-upload ng isang valid ID. Sa pag-upload ng isang valid ID, make sure na 2 MB below ang i-upload ninyo kasi hindi siya magpo-proceed pag mas mataas doon yung MB nung photo. Yung iba ginagawa, gumagamit ng cellphone, pinipicturean yung ID, tapos i-screenshot pa. Kasi pag in-screenshot mo lang yung picture mismo sa loob ng cellphone, in-screenshot mo lang, automatic bumababa yung quality nung photo, no? So yun, by doing that, lumiliit ngayon yung MB, pwede mo siya ma-upload. Okay? So, hack yan yung naturo ko sa inyo. Okay? Tapos, sign up lang, kumpletuhin. Dito, kulang yung last name. Tapos, sign up. Okay? Pag na-sign up na, may lalabas na ganyan sa screen mo. No? Yung, ibalik natin ng konti. Ayan, play natin. May lalabas sa screen mo na ganito. Ayan, email not yet verified. Haven't received yet. Click here to resend email. So, you have to verify. Kailangan mo i-verify yung email. So, punta ka lang sa email address mo. I-click mo lang yung verify. Pag na-click mo na yung verify, makakakuha ka na ngayon ng STRA code or shipping mark. Unique shipping mark, unique STRA code. So, ito yung ipapalagay mo ngayon sa box mo pagka magpapadala ka na ng item. Sorry, ang kati ng mata ko. Okay? So, kailangan i-verify mo para makuha mo yung unique STRA code mo or shipping mark. Mamaya, papakita ko kung saan din nilalagay yan. Okay? So, i-continue lang natin yung ating conversation. So, sinabi mo na you have a shipping agent or import facilitator. So, I would like to buy ilang pairs ang bibilin mo? 5 pairs. Okay? So, magkano nga kanina? 5 pairs natin, $1 per pair. Okay? So, where do you need to ship to? Tinanong na ngayon ni supplier, no? Sa Alibaba. Saan natin to i-deliver? So, meron akong item. Saan ko ngayon i-deliver? Ano, sa Guangzhou ba? So, sabi natin, yes, they have warehouse in China, no? Sa StratQuad kasi, meron silang tatlong warehouse sa China. Guangzhou, Iwu, at saka Xixi. So, tatlo yan. Okay? So, huwag niyong kalimutan. So, dito, ibig sabihin, si Emmy, sinabi niya Guangzhou, dito siya pinakamalapit. So, dito niya i-deliver yung order mo, no? So, sa warehouse sa Guangzhou ni StratQuad. Okay? So, can you put shipping mark? Yan na yung sinasabi nating unique STRA code or unique shipping mark. Kailangan nandun yan sa box. Kasi itong shipping mark na to, itong STRA code na to, this will serve as your identity. Para alam nung mga tao natin sa China warehouse na, StratQuad 6818 ito, sa kanya to. Okay? So, yun na lang yung pinakabasihan natin kung kanino. So, STRA 6818, yan yung sample ng shipping mark or STRA code. Okay? So, ikaw naman ngayon, sabi ni Emmy, okay. Tapos, nag-reply dito si Alex. Si Alex kasi yung nagpapa-import. Sabi niya, total of 5 USD, right? So, kino-confirm na ni Alex kung magkano yung babayaran niya. Kasi, 5 pairs, 1 USD isang pares. So, sabi dito, please ask your agent to pay the shipping cost. May bayad po kasi yung shipping fee from your supplier to
the China Warehouse of StratQuad. May bayad po yan. So, we quote EXW. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung EXW. Okay? So, sabi ni Alex, I can shoulder the shipping cost. Pwede na ako yung magbayad ng shipping cost from the supplier to StratQuad China Warehouse. Okay? So, si Alex na daw yung bahala doon. So, ngayon dito tinanong ni Alex, ano ba yung EXW? Okay, para sa mga baguhan, newbies, tapos interested kayo magpa-import, ano ba yung EXW? EXW, ibig lang sabihin nito, yung transaction ninyo is China to China lang. Okay? So, yung quotation na ibibigay nila sa'yo, from China, from place ni supplier hanggang makarating lang sa China warehouse ni StratQuad. So, yun lang yun, no? Kasi meron pang importation fee. Meron pang tinatawag na shipping fee from China naman to Philippines. Okay? Si StratQuad naman ang magbibill nun. Ang magko-quote sa'yo. So, ang quote lang sa'yo ni Alibaba supplier mo is from China to China lang. From lugar ni supplier hanggang sa warehouse ni StratQuad. Okay? Sana malinaw, no? Malinaw yung pagkaka-explain ko dyan. So, sabi niya, shipping cost dito not included. Sabi dito, okay. Sige, okay. Acknowledge na ikaw, Alex, ang magbabayad ng shipping cost. Shoulder mo na. So, si Alex ngayon, i-co-confirm na niya. Sabi niya dito, how much is the total? Kung ilan yung total na babayaran niya. So, kanina, hindi ko na napakita, no? Binlearn na kasi natin dito. Kasi yung address natin sa Guangzhou, binibigay yan sa mga clients na. No? So, dito para, hindi kasi nakapublic yung address natin. So, dito, ang sinabi lang ni supplier sa Alibaba, yung shipping cost nila, $2.5. So, magkano yun? $2.5. Sandali, gamit tayo ng ating calculator. 2.5 times 56. 140 pesos yung shipping fee from China, from supplier to warehouse ni StratQuad sa Guangzhou. So, 140 pesos. Imagine, sobrang mura niyan. Okay? So, ngayon, in-explain dito, nung tinanong ni Alex, how much is my total? In-explain lang dito ni supplier na $5 plus $2.5, $7.5 ang total na babayaran ni Alex. Okay? So, next, itatanong na ni Alex yan, yung naka-blurred na yan na tinatype niya. How much is my total CBM? Importante ba yung CBM? Ano ba yung CBM? CBM is cubic meter. Ito yung ginagamit natin para makita natin yung kung para mabigyan tayo ng quotation ni StratQuad kung magkano ngayon yung shipping fee from China papunta na ngayon dito sa Pilipinas. CBM. So, tinanong ni Alex. Kasi pagka nakipag-chat ka sa chat support ni StratQuad, tatanungin ka, sir, ilang CBM po ba yung ipapadala ninyo? So, ito, tinanong na ni Alex. So, ang sagot ni Emmy, total weight is 0.7 kilograms. Bigat yung sinagot ni Emmy, nung supplier, no? Pero, dalawa kasi yan kay StratQuad. Pwede ka magpadala via air at saka via sea. Okay? Kapag via air, ang ipapadala mo, ang kailangan dyan, kilo. So, itong 0.7 kilograms, 750 pesos ito. 5 to 7 days, nandito na yan. Pwede mo nang pick upin yung item mo dito sa Pilipinas. Di ba ang bilis pagka air? Usually, ginagawa itong air pagka sample orders para mabilis lang. 750 pesos per kilo via air. Okay? Pagka gusto mo naman medyo tipid ka, via sea, pero yun nga, mas matagal naman siya. 15 to 25 days naman yan. So, how about CBM? Kasi ang binigay sa atin ni supplier, kilogram. Ang sabi dito ni supplier, I cannot calculate the CBM at this moment. Okay, explain natin bakit ganun. Ang mga supplier kasi natin sa Alibaba, per box talaga yung benta nila kasi maramihan nga. Pero ngayon, dahil alam nila may mga taong nagte-test buy, pumapayag sila ng tingi-tingi. Okay? So, ibig sabihin ng tingi-tingi, tatanggalin nila sa isang box yan per piraso. Hindi agad nila ma-confirm kung ilang CBM unless babayaran mo na. Okay? Sigurista rin ang mga Chinese suppliers natin. Bago nila balutin, syempre babalutin nila yan. Gagasto sila sa packaging, sa tape,
tapos hindi mo pala bibilin, di ba? So ang kailangan gawin mo, pag tingi-tingi ang gagawin mo, bayaran mo muna bago nila i-compute sa'yo yung CBM, kasi babalutin na nila agad yan. Yung CBM kasi binibase yan sa final balot na ginawa nila sa'yo. Okay, so kailangan bayaran mo muna agad. So, okay, sabi dito, we have just gray color, color medium size in stock. Ayan, so sabi ni Alex, okay, the color gray is fine. So ito na, no, how do you pay? Magbabayaran na si Alex at saka yung supplier niya sa Alibaba. Okay, so ito na yung nagiging, tawag nito, conversation nila dito. Okay, do you have a payment link? Nagtanong na si Alex, kasi ready na nga siyang bayaran yung kanyang $7.5 na babayaran. Ito, kinonfirm pa nga ni Alex. My total is $7.5, right? Ayan. So, sabi dito, ayan, sinenda ni supplier yung kanyang payment link. So, gawin mo lang, copy mo, i-paste mo sa browser mo. Ngayon, dito ka ngayon mariridirect sa payment setup na yan, no? So dito makikita mo kung ano yung kung magkano yung total na babayaran mo. Ayan, nakalagay your payment amount $7.5. Okay? So meron diyang trade assurance. Ano ba yung trade assurance? Trade assurance, ito yung timeline na binibigay sa mga sellers na sa Alibaba na dapat ma-deliver yan sa warehouse mo sa China. Okay, so para ma-receive mo agad. Pag hindi na meet ni supplier or hindi na deliver ni supplier papunta sa China warehouse ni Stratquad yung items on time, pwede ka ngayon mag-file ng dispute at ma-refund yung binayad mo, 'di ba? So, 'di ba safe na safe kasi because of this trade assurance. Also, baka may magtatanong sa inyo, paano nga pala malalaman kung legit yung seller sa Alibaba? Sa Alibaba kasi, ang kagandahan sa kanila, viniverify ni Alibaba yung mga sellers niya. So may nakalagay sa bandang kanan, verified by Alibaba or verified sellers. So isa yun sa mga pwede niyong makita na para masabi ninyong legit yung seller. Tapos yung number of transactions, makikita nyo rin yan. Kung ilan na yung naging successful transactions nila, that will also determine na talagang matagal na sila sa business at ginagawa talaga nila to regularly para makampante ka, no? Hindi ka masyadong kabahan. Kasi lalo na yung mga bago pa lang na order sa Alibaba, baka kabahan kayo or matakot kayo. At least yun, alam nyo na, verified to ni Alibaba, madami siyang successful transaction, so pwedeng-pwede dito. So, i-click nyo lang dito pag kayo ay magbabayad na make payment. Tapos, kung gusto nyo PayPal, pwede. Kung gusto nyo DragonPay, pwede. So, dito sa video na to, DragonPay yung gagamitin natin. Tapos, BDO online transfer. O diba, ganun naka-convenient ngayon. Online transfer na lang. Dito sa payment reference, makikita nyo, ito yung payment reference number ni supplier ninyo sa Alibaba. So, ito yung reference number nila. So, okay. Important tong reference number na yan kasi pag nag-BDO online transfer na tayo, kailangan nyo siyang isulat, i-type. Okay? So, ngayon pupunta na tayo sa BDO online transfer. So, lagay natin to any BDO account. So, i-click nyo lang yan. So, ayan na. So, source account. So, kanino mang gagaling? Siyempre, sa'yo yan. Amount, magkano? 427. Nakalagay na. $7.5 times kung magkano yung dollar sa araw na yon. Okay, tapos yung destination account yan ni DragonPay. Meron ibibigay din sa'yo si DragonPay na destination account. So, yun yung itatype mo. Okay, ngayon yung remarks, yun yung reference number naman ni nung supplier mo sa Alibaba. Okay, again, destination account ni DragonPay. Yung remarks, ayan, makikita nyo, yung remarks, yun yung reference number na binigay sa inyo ng Alibaba supplier ninyo. Okay? So, wag na wag kayong malilito dyan. Tapos, submit, continue. Diba? Pagka-continue, pagka-online transfer naman, meron pa yung OTP para lang ma-ensure talaga natin na kayo yung gumagawa ng transaction. Okay? So, itatype nyo lang yung OTP pin. Tapos, isasubmit nyo na ngayon yan. Pag naging successful, ang gawin nyo lang, i-screenshot nyo lang yung proof of payment
Tapos i-chat nyo na ulit ngayon yung supplier na tulad nito. So nakalagay na, sinend nyo na yung proof of payment, sinabi nyo ng paid. Okay na, it's okay, already paid para makita ni supplier na bayad ka na. So ngayon, ang pag-uusapan nyo na ngayon, yung delivery time. Kailan i-deliver ni supplier mo sa China warehouse ni StratQuad yung item. So dito, tinatanong ni Alex, can you deliver the warehouse today? Pwede daw ba today? Kasi ano pa to? 11 pa rin to. Okay, July 11. Okay, so nagtatanong si Alex, pwede ba ngayon? Kasi bayad ko naman na eh. Sabi ni supplier, sorry, I will arrange tomorrow. And we still not receive your payment. Di pa daw nila natatanggap. So nagkwentuhan pa rin ulit si Alex at saka yung supplier na dito, no? So ito, since bayad ka na, pwede mo na itanong ngayon yung total CBM. Okay, sabi niya, I will tell you once we pack it. Ipapack lang daw muna ni supplier. Again, yung basis ng CBM natin is based sa final pack. Okay, so length times width times height divided by 1 million, yan yung inyong total CBM. Okay? So, okay, can you chat me tomorrow? O bukas na lang daw, sabi ni ano, ni Alex. So, eto, yung sa Alibaba pa din to, sa Alibaba pa din, para makita mo ano yung tracking. So, ngayon, sabi dito, payment, green na yan, July 11. So, nakalagay pa dyan, sabi niya, the order amount has reached the supplier's account. Pumasok na. Na-receive na ni supplier. So, that's a good thing, di ba? So, July 11 nagbayad, July 11, na-receive din ni supplier yung payment. So, ito, meron, ito na yung pinaka-trade assurance, no? Yung trade assurance natin, merong 7 days and 21 hours si supplier para i-deliver yung item na yan papunta sa Guangzhou warehouse ni StratQuad. Okay? So, again, ito sa pinag-uusapan natin dito, sa Guangzhou kasi yun yung mas malapit doon sa China supplier, no, sa Alibaba supplier natin. Pero merong tatlo, ulitin ko lang, may tatlong warehouse si StratQuad. Yiwu, Shishi at Guangzhou. Tatanungin mo si supplier mo kung saan siya pinakamalapit. Dito sa usapan na to, nagkataon mas malapit siya sa Guangzhou. Okay? So malinaw, ha, malinaw na ganyan. So yun yung pinaka trade assurance natin, 7 days dapat ma-deliver. Okay? Pero itong supplier na to, mabait to tsaka mabilis. Okay? Again, 11 to, di ba? Nakita nyo naman kanina sa chat, 11. July 11. July 11 siya nabayaran. Okay? So ito na daw yung 5 pairs. Ready na. Sabi niya dito, 3 pairs pink, 2 pairs gray is okay for you. Okay lang ba to? Ayan. Can you reply? Medyo natagalan mag-reply si Alex dito. Ayan. So sabi dito, your arrange will receive it tomorrow. So tomorrow daw, marireceive na. Okay? Yung item. Yun ang ambilis, di ba? Tapos eto, pinakita na rin yung CBM. So eto na yung length times width times height. 19.5 times 16 times 15.5. So gagawin natin yan. 19.5 times 16 times 15.5, that's 483 divided by 1 million. So ang CBM mo is 0.004 CBM. Yan yung total CBM mo. Okay? Sana na naintindihan nyo, no? Tapos, sabi dito, above is the shipping tracking. Tracking yung kanina, yung parang resibo, no? So ngayon, sabi natin, did you already put the shipping mark? Kailangan kasi ilagay yung shipping mark eh, yung STRA 6818. Diba? Can I request a photo of the package before you ship? Diba? So ito na yung sample. Ayan. O, diba? So ito yung box. Ang liit lang yan. Tapos nakalagay yung shipping mark na STRA 6818. Huwag na huwag nyong kakalimutan na ipalagay yon. Okay? So sabi ni Alex, that's correct. You will ship it tomorrow, right? Sabi niya, we will ship it today. But your agents in Guangzhou warehouse will receive it tomorrow. So bukas daw, bukas makikita or bukas marireceive ni StratQuad yung item sa China warehouse, no? Okay, so 11 sa 12 marireceive na daw agad yan ni StratQuad Guangzhou warehouse. Oh, di ba? Ganun lang kabilis. Okay, so
Ang shipping kasi natin on a normal day is 15 to 25 days via sea. Okay? Kung medyo nagmamadali ka via air, 5 to 7 days. Kung medyo nagtitipid ka naman at okay lang sa'yo maghintay, 15 to 25 days via sea. Okay? So ito, nag-thank you na. Thank you na si Alex. Thank you. We'll expect to receive it tomorrow. Ayan, kasi bukas nila ipaprocess daw ngayon ni Alibaba supplier, tapos bukas marireceive na ni Stratquad Guangzhou Warehouse yung item. O diba, ganun lang kabilis mag-ano, para lang kayo nakipagkwentuhan lang talaga. Parang Shopee, Lazada lang yung ginawa ninyo, no, na transaction. Okay. So ito naman ngayon, no, since nakapag-register ka na ngayon kay Stratquad, makaka-receive ka naman ngayon ng email ng mga nangyayari na ngayon sa shipment mo. So itong first email na na-receive ni Alex, ito yung laman. Ano to? Received in China warehouse. So ibig sabihin, yung goods mo from your supplier na-receive na ni Stratquad Guangzhou warehouse. Okay? O di ba? Tingnan natin yung date. Ano ba yung date dito? July 12. So ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni supplier, tama, next day na-receive na nga ni Stratquad Guangzhou Warehouse yung item mo. So one day lang. So number of packages, isa lang kasi yung box. Total CBM, kanina kinumpute natin 0.004. Si Stratquad kasi may minimum, 0.01. Okay? Mamaya ako na sabihin kung magkano to, no? 0.01, actually pwede ko na nga sabihin eh. 0.01 kasi is 399 pesos lang. Okay? Ito na yung unang-unang email na natanggap mo kay Stratquad. Okay? So may susunod dyan. Yung susunod naman na email ay ito. Departed from China port. Ibig sabihin, unang email na-receive. Pangalawang email, umalis na sa China yung item mo. Okay? Meron tayong, ang maganda kasi kay Stratquad, hindi ka talaga kakabahan kung ano yung pwedeng mangyari sa item mo kasi meron silang Security Loss Protection Program. Ano ba yun? Pag yung item mo na wala, di ba, na hindi natin alam kung ano nangyari, bakit nawala, ganyan, meron kang hanggang 20,000 worth. Libre yun, di mo kailangan bayaran. Basta nawala. So kunwari, yung cost ng item mo is 15,000, tapos nawala, babayaran ni Stratquad yan, 15,000. Kung yung item mo nawala, 4,000, 4,000 babayaran sa'yo ni Stratquad. O diba, wala kang kakaba-kaba kung anong pwedeng mangyari. Ngayon, Mike, paano kung kunwari 100,000 yung amount value ng goods ko? Okay, pwede kang magdagdag ngayon sa Security Loss Protection Program. All you need to do is pay 500 pesos for 100,000 worth of SLPP, Security Loss Protection Program. O, di ba? Kung mataas, high value yung mga items mo, magbayad ka lang ng 500 pesos, secured yan hanggang 100,000 pesos. Di ba? Kung nawala sa'yo, 56,000 ang babayaran sa'yo. Ganun kaganda yung Security Loss Protection Program. Stratquad ang meron yan. Stratquad lang. Sa pagkakaalam ko, Stratquad lang ang merong Security Loss Protection Program. Yan ang i-ensure namin na talagang ang mga clients namin ang aming pinaka-vina-value. Okay? So, yan. So, pangalawang email na to. Yung pangatlong email, nakarating na sa Manila yung item mo. Okay? So, kung napansin nyo kanina, July 11, umorder ka. July 12, natanggap ni Stratquad Guangzhou. July 17, umalis yung item. July 19, nasa Manila na. 7 days lang ang itinagal from China to the Philippines. Eh, Mike, sabi mo, sabi mo 15 to 25 days, ha? Nagtatagal lang po ang items natin sa Manila Customs. Minsan, 1 to 2 weeks. Depende na po yan, di ba? So, kaya umaabot siya ng 15 to 25 days. Pero sa totoo, mabilis lang po talaga yung transportation from China to the Philippines, no? Medyo nagtatagal lang sa Manila warehouse. And syempre, pag mayroong mga unforeseen delays, like for example, sa China may COVID, hindi pwedeng bumiyahe, holiday, Burmans. Sa Burmans po kasi, talagang nagkakaroon ng mga delays ang mga suppliers doon. Di rin sila magkanda-ugaga sa dami ng bumibili sa kanila. Again, hindi lang po kasi mga Pilipino ang kanilang mga kliyente. Buong mundo po bumibili ng supplies sa China.
No, marami rin pong, for example, mga Walmart items sa ibang bansa, sa States, galing din po sa China yan. Okay, so kaya may mga delays minsan. Okay, so ngayon nakita natin, umaabot talaga ng 15 to 25 days yung importation. Okay, so yun ang ano doon, mabilis lang naman siya talaga. Tumatagal lang ng konti sa Manila customs na natin yan. So once dumating na yan, ang last email mo, billing statement na yan from StratQuad. Okay? So yung billing statement na yon, pag nabayaran mo na, pwede mo na yung pick upin sa Malabon warehouse ni StratQuad. Okay? So kanina nga sinabi ko, 0.04 yan dahil may minimum si StratQuad na 0.01 399 yung billing na kailangan mong bayaran. Parang COD. Pinadala mo yung item pero wala pa siyang shipping fee na binabayaran. Pagdating dito sa Manila warehouse, tsaka mo siya babayaran, yung 399 pesos. Once napayaran mo na yan, pwede mo na yan pick upin. O diba, ganun lang kabilis magpa-import gamit si StratQuad. No? Lalo na pagka ginamit mo siya as import facilitator, napakabilis po ng transaksyon. Hindi tulad ng yung ikaw yung sariling magpapa-import, sobrang hirap po. Tsaka ang daming mga dokumento na kailangan. Dito, isang valid ID lang, si StratQuad na ang bahala sa lahat, no? So hopefully through this video, natulungan ko kayong magpa-import, no? Na madali lang pala, madali lang kumausap ng mga suppliers sa China. Na hindi pala siya ganun ka-hassle. Yun naman ang importante, 'di ba? Na napakita namin sa inyo para mawala rin yung takot, yung doubts, yung pagdadalawang isip, kasi alam na natin na madali naman pala talaga siyang gawin. At saka, merong mga trade assurance, merong security loss protection program na talagang mag-e-ensure na yung item ko makarating dito at maibebenta ko siya, di ba? Para kumita tayo. Yun naman ang gusto natin, bakit tayo magpapa-import, ma-maximize natin yung kikitain natin. So, ibig sabihin, kayang-kaya nyo talagang ma-maximize yung profit at margin na pwede nyong kitain pagka kayo ay nagpapa-import. Diba? Tapos, ang dami pang item sa Alibaba na hindi pa talaga saturated, hindi marami ang nagbebenta. Magsusearch ka lang talaga sa Alibaba. You will just take time to research. Diba? So, ang laki ng potential income, lalo na kung talagang ikaw ay magsisimula pa lang ng sarili mong negosyo gamit ang Alibaba at StratQuad as your import facilitator. Okay? So, maraming salamat sa mga nanood ngayon. Hopefully, natulungan ko kayo at na-empower ko kayong magsimula ng sarili nyong negosyo at magsimula ang inyong online selling. My name is Mike. Maraming salamat po.